Ganyan ka lang, gagawin ito lang sa akin. Dapat siguro mas malapit siguro ganyan. Oh, ayan. Ayan, ayan, ayan. Masyado malayo. Ayaw masyado eh. Okay. Hello guys! So, magandang hapon sa inyong lahat, no? Welcome nga pala, no? Sa ating session for today, no? Kung saan iniimbita namin kayong lahat, no? So, welcome nga pala sa panibagong edisyon, no? At unang edisyon na Tambay! Okay, so today guys, pag-uusapan natin ngayon ng mga iba't ibang mga bike-related parts, no? Kasi may mga piyes ang darating sa amin sa mga susunod na buwan at lalo na, no? Sa susunod na taon. Kasi kailangan pa namin mag-ipon, no? So, today guys, gagawin natin ngayon, papakilala muna namin, sarili namin, no? So, ako nga pala si Gian Tamayo, no? Kitang-kita naman, no? Okay, ano, pre? Hi guys, ako si Derwin Rivera, kapitbahay ni Gian. Kasama niya mag-bike mula bata pa. Yun, ayos. So, today guys, bakit tayo nandito, no? Nandito tayo guys ngayon kasi pag-uusapan natin ang pyesa na binili namin, no? Ang nabili namin kahapon at kinabit. Sa sobrang excited namin, kinabit na namin kagad pagkabili. So, ito nga pala guys, ito pala yung ano namin na kinuha, no? Ang Speed 1, yes sir. Yes sir, Speed 1 Soldier, mga pop. Okay, so ito guys, Speed 1 Soldier. Ito, gagawin natin guys, pag-uusapan natin dito sa episode na to, no? Yung mga, about sa ito, itong sa apps na to. Yung quality, yung presyo, at alam ko naman, no? Kung bakit nandito kayo. So pag-uusapan natin din, no? Yung tunog niya, no? Okay guys, so kung hindi kayo interesado, panoorin itong introduction namin, no? So i-skip nyo lang dito sa time frame na to, no? So yan, nandiyan yung tunog ng Speed 1 Soldier, no? Mga kaibigan. So yes sir. Speed 1, pre, no? Speed 1. Speed 1. Bakit nga ba Speed 1 ang kinuha mo, pre? Sa dami ng apps, no? May budget naman tayo, pre. Bakit Speed 1, pre? Well, syempre, unang-una kaya Speed 1. Kasi, pinumpara ko lang din sa mga hub sa market, sa mga ibang brand. Pati, availability. Yan din ang isa sa mga problema ng nakararami ngayon. Kahit na gusto niyo yung ganitong hub, gusto niyo yung ganitong spec ng ganitong hub. Eh, kung hindi naman available, para saan pa yung pera nyo? Para saan pa kayo makakabili nun, no? So, ang ano ko talaga, isa sa mga factor ko talaga dyan, eh, yung availability. No? Tapos, pangalawa na lang din, actually, budget. Siyempre, nagsisimula pa lang din naman ako maging seryoso sa pagbabike. Tapos, paunti-unti, ginagawa ko kasi ina-upgrade ko pa kunti-unti yung stock parts nung nabili kong Foxster dati. Tapos, yun din, gusto ko rin masubukan yung hubs na may ano, na may sabi nga nila, natunog mayaman. Diba? Yun ang isa sa mga priority natin. Tsaka, ano na din, siguro for future use na din, para maging trail-ready din yung bike ko, no? Kasi, yung kaibahan naman niya talaga sa stock hubs, yung Speed 1, taas din yung engagement niya. Correct. Diba kung paano yes, nag-engage dun sa ating cassette, no? Yeah, Speed 1. Okay guys, so balik nga tayo, no, sa Speed 1. So yun niya, sa ngayon guys, to tell you frankly, mahirap maghanap ng mga pyesa-pyesa ngayon. So kahit may pera ka, it's up to you kung gusto mo pumunta sa ano, sa... Ay, anyway. Mablog lang. Thank you. Back to the topic, no, mga kaibigan. So, bakit nga Speed 1 ang kinuha? So, first of all, yung ano, availability. Ngayon, medyo kahit may pera, mahirap makarap ng pyesa. Even me, no? Availability, tapos... Actually, dapat talaga, actually si Jerwin na gano'n sa akin eh, nag-suggest ako sa kanya na dapat Speed 1 Sniper, no, na yun, I think yun yung bago nila ngayon eh, yung Speed 1 Sniper. Merong 150 teeth, so ratchet type siya. Pero dahil nga, yun nga, mahirap makahanap ngayon kahit sa mga, actually nalibutan namin yung buong bike shop dito sa amin. So, kahit Quiapo, wala rin sa Quiapo. Yan, sa Quiapo, even Quiapo, wala, no, kahit yung mga low-end na no, mga hubs, wala na rin. So unless kung may budget kayo, you go for Hope or mga high-end, mga Chris King, mga Trail Mech, mga i9. So yun talaga, maganda yun. So anyway, so yun nga, bakit, pre, no, bakit hindi tayo nag-Speed 1 Sniper, no? Kasi nga,
Mahirap. Ang kwento kasi talaga yan, kaya speedwalk sa Uber. Ano lang yan eh. Naghahanap yun, syempre nga yun yung availability. Naghahanap lang din ako sa Facebook, no? Una ako talagang pinuntahan, Facebook Marketplace. Pati yung mga iba-ibang bike group na nakasama ako, no? So yung mga nagbebenta ng group na nagbebenta ng hubs na, yeah, Bike Changi 2, yung mga MTB Philippines, GT Philippines, no? Tapos dun sa isang bike group na nakita ko, may isang tao dun, nagbebenta siya ng Speed 1, tsaka Submit, tsaka Weapon na hub, no? Meron siyang bike shop dito sa ano, dito sa may Sumulong Highway sa Marikina. Ito nga pala, shoutout nga pala, no? Kay Sir Alan ba? Alan. Yun, Alan lang ano, no? Na Storm Bike Shop, no? Yan, sa Sumulong lang, anong Sumulong Highway. So, check nyo, may marami silang ano, available na mga Speed 1 ngayon, Soldier. Pero wala silang ano ngayon, Sniper, ubos na daw. So, yun, basically, ano lang, ang gagawin na lang natin ngayon, gagawin natin yun. Siyempre, pag-uusapan pa natin yung specs. Okay, specs pa natin. Importante yung malaman ng mga mananood natin. Oo, quality. Sige, yung so, ano yung... Usual specs, makikita nyo yan sa tabi ng box, no? Okay. Kung malaman na nakalagay dun, tanong nyo lang. Siguro, i-flash na lang natin banda dito, pare, para makita ang malapitan. I-co-close up ni Gian yan para sa inyo. Siyempre, masaya mo yung specs na yan yung gusto nyo na malaman, no? Oh, model. So, again, na-mention namin, Speed 1 Soldier MTB Hub. Material, alloy 6061, T6 alloy. Oh, ito actually yung ano eh, 6061 ba? Yung madalas na ano, naririnig ko lang kaila Anli Aho, kaila Jer Victor, no? Ganyan, yung shoutout na pala sa'yo mga sir. No? So, yun ata yung mga ano yung, I think, usual na materials na ginagamit. No? I think matibay talaga siya type ng alloy. Okay. Tapos ang sukat niya, no, sa TUR, 15x100 sa front, tapos 12x142 sa rear. 32 spoke holes, pero meron din tong 36. Then, the rest na lang, yung mga bearings, yung mga sizes, tingnan nyo na lang yun sa description. Tapos, color, black. Actually, marami pang ano tuloy. Meron pang ano, may iba't ibang color, may blue, may yellow, may silver. Tapos, I think may oil slick din eh. Mas ano ata, mas mahal lang konti lang. Pero yun, try nyo i-consider yun. Yan, Speed 1. Soldier. Tapos ito pala yung nabili namin sa halagang 3,600. No, I think for the price point na 3,600 na yun, I think okay na rin siya. I don't, lalo na, nyo aware naman kayo no, sa mga presyo ngayon, nagsisitaasan ngayon. So kung hubs for 3,600, I think, goodbye na yun, no? Okay, so... Saka sa, kumpara mo sa mga presyo ng ibang hub sa market, sa same, ano niya, sa same spec niya, hindi na rin nagkakalaro. Baka nga, ito pa yung, baka lang ha, depende yan, bike shop to bike shop. Pero ito yung, baka ito pa, isa pa to sa pinakamababang presyo. So, I think yan, goodbye yan, guys. Okay, guys, so nag-arap ko yun ng ano, hubs na, na Speed 1, Soldier, no, or any types of hubs. Yan, tanong nyo na lang, hanapin nyo na lang si Sir Alan. 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 Yeah, Sir Alan. Storm yeah, si Sir Alan, lagi ko lang yung comment nila sa Facebook na down below. So, magbaka nyo na lang sila. So, regarding sa hubs na yan. Okay? Okay, guys. So, ano natin? Balikan natin yung ano. Pag-usapan natin yung mismong feature ng hubs na ito. So, for the hubs, yung ano niya, ano, yung itsura niya. Well, for me, no? Wala akong experience sa iba't ibang hubs. No? Pero for me, very ano na siya. Simple lang yung design niya. Tapos very straightforward yung logo ng Speed 1, nandun lang siya, ano, maliit lang. So parang din siya, parang origin lang siya. Ano din, origin, Speed 1, yan. Very straightforward lang yung logo niya. So okay, so for the engagement, I'm not sure kung ilan yung engagement niya, pero I'm pretty sure hindi siya nagkakalayo sa mga iba't ibang hubs, no? Mga cruiser, mga segment, mga weapon. Pero tignan natin after a month kung may mangyayari ba, kung bibigay ba siya. Pag nakasubukan pa natin sa long ride o kaya sa trail. Yeah, so ayun, so subukan pa namin. Kasi sa ngayon, ano lang muna kayo, alam nyo naman yung panahon ngayon, medyo hindi maganda. So short ride na kami. Tapos, ito na guys, no? Yung tubog. No? Alam ko naman sa mga pinagsasabi ko dito eh, wala kayong pakialam. No? Pinakaabangan nyo. Okay guys, so sa tunog, no? Tingnan natin yung tunog niya ngayon, no? So, like I said,
nung una ko siyang narinig, ano lang, parang hindi naman siya ganun kalakas, hindi siya ganun kahina. So parang sakto lang siya. May tunog siya. Oo, may tunog. Parang yung tunog niya parang ano, parang high pitch. High pitch lang. Tapos ano siya, Pino yung tunog niya eh. Kasi nga dahil siguro ano siya, 6 poles, yun ata yung dahilan nun eh. Abot naman sa maintenance ng hub na to. Medyo ano kasi, ako kasi personally for me yung hubs ko na hope hindi ko pa siya na-maintain. Even yung ano, even yung MOB ko, hindi ko pa siya na-maintain na since then. So, pero may sinabi sa amin, no? Ang sabi sa amin, kung paano maintain siya. Shoutout sa'yo, Alan. Paano ba lang i-maintain mga ganitong klaseng hubs? Well, si Alan kasi, yung sabi niya, kung lalo na sa mga hub na ganito, yung mga aftermarket na hubs, the best na i-maintain mo yan is once or once every 2 months, lalo na kunwari, nagtitrail ka or like nahilig ka mag-ride na basa, lahat ng moving parts sa bike mo, dapat nare-regrease mo. So ano ibig sabihin nun? Yung mga sa crank mo, yung mga sa headset mo, yung mga hubs mo, yan sa hubs. So specific dun sa hubs, ang ginagawa dyan is binubuksan. So, tinatanggal mo yung pre-hub body. Tapos yung mismong loob nung ano, yung mismong loob nung hub, kailangan nagagrasahan mo na. Dahil na kapag mahilig ka mag-ride sa bata. So, yun pala, ano? Ganun lang pala ang pag, ano, kung paano mag-service ng, ano, ng hubs o yung mga bearings mo sa bike. I think, pag ano, pag may chance, pag ano, pag may gamit na kaming darating, yun, turuan na lang namin kayo siguro kung paano mag-ano, no? Maglagay-lagay ng ano, apply ng grease sa mga bearings. Okay? Okay guys, so today guys, ano, subukan natin ano. Ano po naman na nandito lang kayo talaga para marinig, no? Yung tunog nito. Tapos yung free will, pre, yung importante, free will. So tingnan natin, orasan natin, or ano, dapat, supposedly dapat i-compare natin eh, yung ano, sa isa kong bike. So, tingnan na natin kung gaano katagal yung free will. Alright? Okay guys, so yun oh, somehow na-share namin yung nakuha namin Speed 1 Soldier, no? Okay naman ba? Okay naman ba? No? In terms of price point, okay siya, 3.6, no? Makukuha nyo siya sa ganung presyo. For the quality, I think wala akong problem dun. May problem ba? Wala pa naman, hindi pa naman natin na ano yung problema. So ayun, siguro gagawa na lang natin siya ng, ano, ng test ride, no? Sa mga susunod na araw. Tapos, tingnan natin sa mga susunod na buwan kung magkakaproblema ba, lalo na yung poles niya, no? Kung tatagal sa amin. Okay, so for the sounds ng hubs, no? Narinig nyo naman kung ano yung ano yun, tunog nun. So, ayun, ano bang primary recommend mo? Kung ano bang meron pa? Meron pa ba? Thanks for watching guys, tsaka lagi nyo tatandaan, gumastos na ang nahayon sa budget mo. pwede yan, no? Pwede yan. So, ayun, guys. Comment, like, subscribe. So, ayun, ingat na lang kayo. Ingat. Right!